Papuri. This is cut. Papuri. Araw-araw yan. Papuri. Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio Radio TV. Agapay ng sambayanan. Ipaliwanag sa buong mundo, bilang kasang tunog, ipadyak ang
iwang tayo, huwag nang mag-alala. Ano man ang naisin, siyang nagpapala. Mag-iwang tayo, at nasa atin na ang lakas at kagalingan sa pamanan niya. Mag-iwang tayo, tagumpay ay napagtay, kalimutan na natin ang nakaraan. Mag-iwang tayo, pagkamalaya na sa dugo ni Kristo tayo'y mininis na. Pag-iwang tayo, huwag nang matalala. Anuman ang naisin siyang nagpapala. Pag-iwang tayo, at nasa atin na ang lakas at kagalingan sa pangalan niya. Pag-iwang tayo, tagumpay ay napuntan. Kalimutan na natin ang nakaraan. Pag-iwang tayo, sa ating na ang lakas at kagalingan sa pangalan niya. Mag-iwang tayo, tagumpay ay napantay, kalimutan na natin ang nakaraan. Aking kaibigan, hindi nang paalaala ang inihatid, ang Diyos ay nasa iyo. Patnubay mo, Papuri Radio. Magandang hapon sa lahat. Ito ang programang Papuri. Mapapakinggan ninyo hanggang alas 6 ng gabi. Ako po si Cathy Azada Amaka, ang makakasama ninyo ngayon. Hatid namin sa inyo ang musika at inspirasyon, dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Mapapakinggan po ninyo kami sa radyo at sa pamamagitan ng online streaming ng febc.ph, maging sa FEBC PH Stream app, and of course, sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page, o kaya naman ay mag-text sa mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Ayan, bago po tayo magpatuloy sa ating programa, nais ko po munang batiin ang ating mga tagapakinig. Ayan, unahin po natin si Ligaya Chua Ramos, si Luz Aguilar, si Rose Manansala, si Rose Mariti Kasoko. Ayan, salamat sa inyong palaging pakikinig po sa ating programa. Kay Jeff Calio Bulala, kay Suzette, kay Becky Rodriguez, at kay Rosalinda De Los Reyes Laurente. Ayan, maligayang pakikinig po sa inyong lahat. At sa ating pagpapatuloy, tampok po natin ngayong hapon ang mga awiting mula sa ikalawang Salmo album. Ayan, meron pong 15 awit po sa album na ito. Ang una ay ang Magdiwang Tayo. Ito po ay sinulat ni Danny Liwanag. Ang pangalawa ay Jesus, ang Alpha at Omega. Nilikha naman po ni Emmanuel Kimoy. Pangatlo ay Siyasatin Mo. Ito naman po ay kay Bong Bontogon. Ang pang-apat ay ang awit kay Yahweh. Ito po ay nilikha ng ating kapapuri na si Ricky Sanchez. Ang ikalima naman po ay Napakabuti Mo ni Ron Relador. Ang ika-anim, Purihin Siya Habang Nabubuhay ni Winston Reyes. Ang ikapito, Kalikasan May Nagpupuri ni Joey Hernandez at Cynthia Herrera. Ang ikawalo, Pagharian Mo ni Debbie Liza Namuco. Ikasyam, Kublihan Ko'y Ikaw ni Pabs Dionisio.
Ikasampo, magdiwang tayo ni Danny Liwanag. Ikalabing isa, sa pagtunog ng trompeta ni Jerry Giriba. Ikalabing dalawa, ako'y aawit ni Nathaniel Arnel Dipano. Isa pa rin kasama natin sa papuri ang ating maestro. Ikalabing tatlo, sa iyo sumasamba ni Raul Lantikan. Ikalabing apat, narito kami ni Joanna Vitug at Olive Robles. At ang ikalabing lima ay ang Diyos na dakila ng ating kapapuri din na si Bong Hermosa. Lahat po ito ay inawit ng sama-samang tinig ng mga papuri singers na sina Jonaver Luklukan, Joshua Dancel, Mel Altoveros, Ding Bungalyon, Lani Crisostomo, Lenny Flores, Celeste Melia at Aileen Castillo. Ngayon po ay ating paksain ang awiting Purihin Siya Habang Nabubuhay. Bilang mananampalataya sa ating Panginoon, nakakadama tayo ng pagkamangha kapag ating naiisip ang kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos. Ang paghahayag ng ating nadarama na ito ay ang tinatawag na papuri. Maaring iyong purihin ng Diyos sa pamamagitan ng pagdalangin mo sa Kanya, subalit maaari mo ding purihin ang Diyos sa iba pang mga paraan. Kasama dito ang sa pamamagitan ng musika at sining, papuri kasama ng mga grupo ng pananambahan o kaya sa pagsabi sa iba ng kanyang kaluwalhatian o pagbahagi sa iba ng kanyang kaluwalhatian. Ang papuri ay maaaring sambitin kahit saan at kahit anumang oras. Hanggat ito'y nagmumula sa puso, walang maling paraan sa pagpupuri sa Diyos. Ang papuri ay bahagi ng pagsamba dahil ang pagsamba ay kaakibat ng pag-aalay ng oras, talento, yaman at papuri sa hari ng mga hari. Nagpapahiwatig na ang kanyang mamamayan ay may kamalayan na ang lahat ng kanyang tinatamasa ay sa kasiyahan ng kanyang hari. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pagpapasalamat magpakailanman. Dakila ka Yahweh at karapat dapat kang purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap unawain. Ito po ay mula sa awit 145, 1-3. Ating talakayin ang iba't ibang paraan upang ang Diyos ay ating papurihan. Simula ng panalangin sa pagkilala kung sino siya. Tayo ay binigyan ng Panginoon ng halimbawa ng panalangin. At ito ay nagsisimula sa pagtawag sa ngalan niya. Diyos Ama namin na nasa langit. Maari ding tawagin siyang mahal naming Diyos o Panginoon. Parangalan siya sa kanyang kabutihan at kapangyarihan. Isa sa mga simpleng bagay na ikay makapagpupuri sa Diyos ay sa simpleng katotohanan na siya ay mabuti at siya ay makapangyarihan sa lahat. Si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan higit sa sinumang Diyos. Siya'y dapat na igalang. Ito po ay mula sa awit 164. Purihin ang Diyos sa pamamagitan ng mga awit na makapagluluwalhati sa Kanya. Ang Biblia ay puno ng halimbawa ng mga tao na gumagamit ng musika upang magpuri sa Diyos. Isang bagong awit sa aki itinuro, papuri sa Diyos ang awit ng puso. Matatakot ang bawat makakasaksi at magtitiwala sa Diyos na si Yahweh. Ito po ang sinasabi sa awit 43. Magbasa sa banal na kasulatan na nagbibigay inspirasyon upang purihin ang Diyos.
Ang aklat ng awit ang mainam na puntahan upang magkaroon ng kaalaman patungkol sa papuri. Sa lahat ng pagkakataon si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa kanya ay di ko papatigilin. Nasa awit 34 po yan at isa. Purihin ang Diyos sa pamamagitan ng pagbahagi sa iba ng kanyang kabutihan. Ang pag-e-ebanghelyo o pagbabahagi ng iyong pananampalataya ay maaaring maging isang makapangyarihang uri ng papuri sapagkat ito'y nakapagpapakita sa Diyos na siya'y iyong binibigyang lubos na halaga na di mo mapipigilang sabihin sa iba ang patungkol sa Kanya. Hindi lahat ay tatanggap ng mensahe ng Diyos. Okay lang yun. Huwag mong hayaang panghinaan ka ng loob dahil dito upang ikay maging masigasig patungkol sa iyong pananampalataya o maging masigasig na ibahagi ang patungkol sa iyong pananampalataya. Ayan. Ngayon po ay pakinggan na natin ang awiting Purihin Siya Habang Nabubuhay at ang iba pa pong mga papuring awit. Simula
ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Thank you.
Nawa po ay kayo'y nabibless habang nakikinig dito sa ating programang Papuri. Dito po yan sa 702 DZAS FEBC Radio. Ayan, ayos ba ang ating mga song lineup? Sana po ay na-encourage kayo sa bawat awit na aming inihanda sa inyo. Hello sa mga nakikinig sa radio at sa via online streaming ng FEBC.ph. Gayun din via YouTube sa aming YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Ayan, kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming. O kaya mag-post sa ating Facebook page, o kaya naman mag-text sa mga numbers. For Globe naman ay 0916-296-6620. O kaya sa Smart, 0999-223-5675. Ayan, patuloy po tayo sa ating pagbati sa ating mga tagapakinig at pasalamatan kayong lahat na tumututok dito. Ayan, hello at maligayang pakikinig sa'yo, Gerson Igid. Gayon din kay Rosalinda Manzano, kay Mac Droid, kay Julie Padilla. Gayon din kay Rebecca Delphine at Just Dayaw. Ayan, salamat po sa inyo at patuloy po nawa ninyong tangkilikin ang ating programang Papuri. Tampok pa rin po natin ngayong hapon ang mga awiting mula sa ikalawang Salmo album. Ngayon po naman, ang ikalawang awitin na ating papaksain ay ang Pagharian Mo. Kapag ang iyong buhay ay pinaghaharian na ng Diyos, ang kanyang kalooban na ang siya mong sinusunod. Kaya't ang panalangin na itinuro ng Panginoong Hesus ay nagsimula sa Ama namin na nasa langit, pumarito dito sa lupa mula sa langit ang kaharian mo. At ang sumunod dito ay ang iyong kalooban ang siyang maghari o mangyari. Ang Biblia ay tungkol sa hari, sa kaharian at sa mamamayan o mga anak nito. Ang Panginoong Hesukristo ay hindi isang pinuno ng relihiyon kundi isang hari. Nakatala sa Juan 18:37, sinabi sa kanya ni Pilato, "Ikaw nga ba'y hari?" Sumagot si Jesus, "Ikaw ang nagsabing ako'y hari. Ako'y ipinanganak dahil dito. Dahil dito ako'y naparito sa sanlibutan upang bigyang patotoo ang katotohanan. Ang bawat isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig." Ang isang hari kapag nangusap ay nagiging batas. Ang tanging mensahe na ipinangaral ni Jesus ay ang kaharian ng Diyos. Ito ay sapagkat siya ay hari at siya ay nagmula sa kaharian ng langit. At dahil siya ay hari, ang kanyang salita ay isang batas o utos. Kailangang tuparin, kailangang sundin.
Narinig nyo na ba ang mga katagang ang utos ng hari kailanman ay di mababali? Kung ito'y nasusunod sa isang tao na hari, dalot higit na dapat ito'y masunod sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya't ang panalangin maghari ka dito sa lupa ay sinundan ng ang iyong kalooban ang siyang mangyari, sapagkat hindi makapaghahari ang Panginoon kung hindi susundin ang kanyang utos, ang kanyang batas na siya niyang kalooban na laman ng kanyang isip na kanyang sinalita. Nang likhain ng Diyos ang tao ay inilagay niya rito ang kanyang kaharian. Ang kaharian ng Diyos ay hindi isang regalo kundi isang pamana. Ang pamana ay natatanggap ng anak bilang isang karapatan mula sa magulang. Ang banal na alab ng puso ng Diyos ay ang pagtatanyag ng impluwensya ng kultura ng langit dito sa lupa sa pamamagitan ng paghahari ng kanyang pamahalaan dito sa lupa. Hanggang sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, ang mensahe ng kaharian ng Diyos ang patuloy niyang ipinangangaral. Sabi sa Gawa 1:3, kanyang ipinangaral ang kaharian ng Diyos 40 araw pagkabuhay niyang maguli. Ang tanging solusyon sa problema ng mundo ay ang kaharian ng Diyos. Para sa kaayusan dito, ito ay kailangan. Kailangang muling maghari ang pamahalaan ng langit at pamahalaan ng kaharian ng langit dito sa sanlibutan. Ang kultura ng kaharian ng langit ay matatagpuan sa Galacia 5:22-23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban dito. Lahat ng ito ay lumisang kasama ng banal na Espiritu dito sa mundo. Ang kawalan nito ang naging ugat ng kaguluhan, karahasan, kawalan ng kaayusan dito sa lupa. At ang kauna-unahang kasalanang naitala pagkatapos ng pagbagsak ng tao ay ang karahasan ng pagpatay. At yan ay nasa Genesis 4:8. Ibinalik ng Diyos ang kaharian dito sa lupa sa pamamagitan ni Hesukristo, at ika'y makababalik sa kanyang kaharian kung ika'y magpapasakop sa kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang batas, utos, palatuntunan, patakaran na siya niyang kalooban. At tinangpakinggan ang awiting Pagharian Mo at iba pang mga awiting papuri. Thank you.
Ba tayo ng Diyos na hindi kayang sundin ang kanyang kautusan? Hindi. Ngunit dahil sa pagsuway ng ating mga unang magulang, sina Adan at Eva, lahat ng nilikha ay nahulog sa kasalanan. Lahat tayong mga tao ay ipinanganak ng makasalanan. Tayo ay likas ng mga makasalanan sa simula pa man ng ating buhay, hindi na natin kayang pangsundin ang utos ng Diyos. Kung hindi naman pala kayang sumunod ng tao sa utos ng Diyos, ano ang dahilan kung bakit mayroon pang ganito? Para malaman natin ang perpektong kabanalan at kalooban ng Diyos. Para ma-realize natin na tayo ay likas na makasalanan at patuloy na sumusuway sa Diyos. Dito natin lubos na malalamang kailangan natin ng tagapagligtas. Si Jesucristo,
Ang mga utos ng Diyos ang nagsisilbing matibay na gabay kung paano tayo mamuhay ng karapat-dapat sa paningin ng ating tagapagligtas. Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV. Upang makaiwas sa COVID-19, di na po kailangang lumabas para pumunta sa bangko. Maaaring ipadala ang inyong love gift para sa FEBC Ministry sa pamamagitan ng online donation. Bisitahin lamang ang FEBC website, donatenow.febc.ph. Para sa mga nais mag-online banking, narito ang mga account numbers ng FEBC Philippines. BPI Current Account Number 24310093 93, BDO Savings Account Number 00415036673, at Metrobank Current Account Number 6317631055598. Para sa dagdag na impormasyon, maaaring mag-text sa 0947-333-5605 or 0927-778-6909. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa gawain ng Panginoon. Dahil dito, patuloy nating maihahatid ang tamang impormasyon at mensahe ng pag-asang matatagpuan kay Hesukristo, lalo na sa mga panahong tulad nito. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Ipinagdiriwang ang kanyang 72 taong anibersaryo. 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga City. 1162 DXKI, the friendly voice of Coronadal City. 103.3 The New J, your positive choice, Cagayan de Oro City. 1197 DXFE, the good news radio, Davao City. 106.3 DZRK, Radyo Kapitbisig, Quezon, Palawan. 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, Bacolod City. Up 987 DYFR, Cebu City. 97.5 DYFE, unang tugon ng pamayanan, Tacloban City. 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City. CARE 104.3 The Way FM, Legazpi City. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, ipinapahayag si Kristo sa ating mundo.
po ay kayo'y nabibless habang nakikinig dito sa ating programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ayan, at nawa ay napupusuan nyo ang ating song lineup ngayong araw na ito. Hello sa mga nakikinig sa radio. At hello din sa mga nakikinig online streaming ng FEBC.ph. Gayun din via YouTube sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Ayan, kung mayroon po kayong komento o kaya ay song requests, pwede kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming. Pwede rin po kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya naman ay mag-text sa mga numerong sa Globe 0916-296-6620 at sa Smart naman 0999-223-5675. Ayan. Tayo po muli ay babati sa ating mga minamahal na mga tagapakinig. Hello kay Karen Ann Acuzar de Riquito, kay Suzette Pontillas, kay Weng Valeza, hello, at maligayang pakikinig, kay Leonila Garcia Manikiz, kay Eric Gaviola, kay LV and Jaime Zarco. Ayan. Happy listening at gayon din kay Joseph and Jex Domasha ng Artisan Doms. Ayan, napakasarap po nilang gumawa ng iba't ibang klase ng mga tinapay. Hello sa inyo at maligayang pakikinig. Sa atin pong pagpapatuloy, atin po naman ngayon tatalakayin ang awitin na Diyos na Dakila. Ano ang ibig sabihin ng Diyos ay Dakila? Paulit-ulit na nililiwanag ng Biblia na ang kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos ay napakalawak, na ito'y hindi mahihigitan kahit saan man at kahit anumang panahon. Sa makatuwid bilang Diyos ng mga Diyos, may likha ng sansinukob at sa gisab ng kadakilaan, ang Diyos ang siya lamang ang karapat-dapat na sambahin. Madalas ay ginagamit natin ang salitang napakahusay, napakagaling, napakadakila upang maghayag ng paghanga sa tagumpay at abilidad ng isang tao. Mataas ang pagtingin natin sa mga dakilang tao na ito dahil sa kanilang kakayanan at kalidad na meron sila, na nahihigitan ang sa iba na kilala natin. Subalit kapag ang Biblia ay tumutukoy sa Diyos bilang dakila, ito ay pagtatalaga ng isang malawak na saklaw at sukdulang kataas-taasang kapangyarihan na lagpas sa pangunawa at abilidad at narating ng tao. Dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat na ika'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Sabi po yan sa awit, 145:3. Ang paglalarawan ng banal na kasulatan sa Diyos bilang dakila ay nagpapakita na siya ang pinakamataas sa bawat kahanga-hangang kalidad na naglalagay sa Diyos bilang tanging karapat-dapat na sambahin. Tumingala kayo sa langit, sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos? At sino ba ang nagbigay ng kanilang pangalan? Dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan, walang nawala sa kanila, kahit isa man. Ito po ay nasusulat sa Isaiah 40 verse 26. Itinanyag ni Haring David ang kadakilaan ng kamanghamanghang gawa ng Diyos. Sabi po sa kanyang sinulat sa awit 86:10, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. At kanyang pinuri ang Diyos sa kanyang malawak na habag at pasensya.
Ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob. Isinulat niya yan sa awit 103:8. Ang Diyos ay dakila sa kapangyarihan at otoridad. Ang bungad ng Biblia ay nagpapamalas ng walang kapantay na kapangyarihan ng Diyos sa paglikha ng langit at lupa. Kasama ang lahat ng nakapaloob at meron dito. At ito po ay nakatala sa Genesis 1:1-31. Ang pagpapakita ng Diyos ng kanyang kataas-taasang kapangyarihan ay tuloy-tuloy sa buong banal na kasulatan, kung saan ay makikitang ang Diyos ay gumagawa ng mga himala upang iligtas ang kanyang mga mamamayan sa pagkasira. Basahin po natin yan sa Exodo 18:21-30. Bigyang kagalingan ang mga may sakit. At yan ay nasa Mark 1:23-26. At maghandog ng pangunahing kaligtasan mula sa kamatayan. Nasusulat naman po yan sa John 3:16. Ang Diyos ay dakila sa pagmamahal at habag. Ang banal na kasulatan ay nagpapahayag na ang Diyos ay pag-ibig. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat Diyos ay pag-ibig. Unang Juan 4:8. Bukod sa kanyang pagiging Diyos ng pag-ibig, ang ating Ama ay Diyos rin ng habag. Ang habag ng Diyos sa atin ay napakasagana na siya'y nangako na magtitiwala sa atin kahit mawala man ang tiwala natin sa Kanya. Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y mananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Nakatala po ito sa 2 Timoteo 2:13. Lalong-lalo na ipinangako ng Diyos na kapag tayo'y nagsisi at magtapat ng ating mga kasalanan, ipapakita niya ang kanyang habag. Habag sa pamamagitan ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan at linisin tayo lahat sa ating mga kalikuan. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patawarin sa ating mga sala at tayo'y lilinisin niya sa lahat ng mga kalikuan. Unang Juan 1:9. Ngayon po ay pakinggan na po natin ang ating tinalakay na awit na Diyos na dakila at iba pang mga papuring awit. Dakila, banal na tunay, hindi ko maunawaan pag-ibig mong alay. Isang makasalanan, walang kabuluhan, hindi ko maintindihan, buhay mo sa aking inilaan. Panginoon, dakila ka sa pag-ibig mo, ako ngayon'y narito, sumasamba at umaawit, nagpupuri sa tanging ngalan mo, Jesus, sumasamba.
pag-ibig mo. Ako ngayon'y naririto, sumasamba at maawi, nagpupuri sa tanging ngalan mo. Panginoon, dakila ka, sambahin ang ngalan mo. Di ako mapapagal sa pagpupuri sa'yo. Dahil sa pag-ibig mo, ako ngayon'y naririto, sumasamba at maawi, nagpupuri sa tanging ngalan mo. Sana, sana, sana. Kunapit ng papuri, pagsaya. Kahit pupuli sa isang isa.
ay magdiwa, magpuri sa banal niyang harapan, ganap na ang ating kaligtasan. Hosana, 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 umawit ng paborit magsaya, kahit usunay ng isang mata, sa uling pagtunog ng trumpeta, sa panilog ng trumpeta, sa panilog ng trumpeta, si Jesus ay darating na. Si Jesus ang Panginoon, ang Hari ng lahat. 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 Sa'yo
si Jesus ang tsyoper ng buhay. Dito ka sumakay, gasolina ay panghabang kaniwalaan nyo. Ito'y tungkol kay Kristo. Puri Radio. Ayan, ang bilis ng oras. Tapos na po ang ating usapan dito sa Papuri. Nawa ay mayroon kayong baong inspirasyon mula sa ating pinag-usapan. Do message us on how Papuri helped you. Please Facebook us through 702-DZAS-FEBC o kaya ay mag-text sa mga number na Globe 0916-296-6620 o kaya naman sa Smart 0999-223-5675. Maraming salamat din sa ating mga nakaagapay sa broadcast. Sa Bukawi Transmitter site, ang prodtech na sina Reggie Villena, Nat Peralta, Benjo Morano, and JV Tabua. Sa atin namang Radio TV team, ki Ailey Valdez, ki Abby Glindo, kay Chris Rosete, and Dwen Balatukan. Sa ating engineer na si Rafi Bardoquillo, Jed Taperla at Nalds Pagador. At syempre sa ating segment producer na si Kaela Escalante. Maraming marami pong salamat sa inyong lahat at saludo po sa inyo. We are thankful na nakasama po namin kayong lahat ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode pong muli, ako ang inyong nakasama, Kathy Azada Amaka. Laging tandaan, sa Diyos ang papuri. Mga kamay.
Papuri! Araw-araw yan. Papuri! Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong himpilang 702-DZAS-FEBC. Radyo TV. Ang gabay ng sambayanan.